ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong po lamang. Dobling paggalang po sa ating minamahal at ginagalang mahal, Evangelist Pastor Welde Estrada Almeida, at sa mga aral at turo ng ating bilabid, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa mga bilabid children. Praise the Lord po. Pinupuri, pinasasalamatan ko po ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Way back 1991 po, mga minamahal, nasave po ako dito sa gawain na to. May taglay pa akong karamdaman, mga minamahal, na may tubig sa baga, mayroon din pa akong ulcer. Nung na-baptize po ako sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, instant po yan, mga minamahal, pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Jesus po. Pinupuri, pinasalamatan ko din ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, dati po wala akong kapayapaan sa puso't isipan. Magulong buhay namin mag-asawa. Lagi kami nag-aaway, mga minamahal. Pero nandito na ako sa gawain na to. Binago ako ng malapay ni Jesus. Nagkaroon po ako ng kapayapaan sa puso't isipan po, mga minamahal. Pinasalamatan ko din, pinupuri, pinasasalamatan ko din ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tinuruan din po ako ng pinakamamahal na Panginoon Jesus na magsuot ng may kabanalan, mga minamahal. Tinuruan din po ako magpahaba ng buhok. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, pinupuri, pinasalamatan ko ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinag-ingatan kami ng mahal na Panginoon Jesus sa aksidente na yan, minamahal. Bali nakasakay po kami sa tricycle. Madaling araw po ito, mga minamahal. Mabilis po ang patakbo ng driver namin, mga minamahal. Hindi niya napansin, mga minamahal, na mayroon palang nakaparada na taxi po, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay nabangga po kami. Ang lakas ng pagkabangga po namin, mga minamahal. Nagulat na lang po kami, mga minamahal, ang bilabid. Pinsan ko po. Alam niyo po, mga minamahal, tilapon po kami. Natapon po kami sa labas ng tricycle po, mga minamahal. Tapos nauntog yung ulo namin sa bakal ng tricycle. Alam niyo po, mga minamahal, nakapag-review po ako ng tatlong beses na Hallelujah in Jesus' name. Tapos, mga minamahal, kinapa ko yung sarili ko kung mayroon po akong bukol o sugat. Pinag-ingatan ako ng pinakamamahal o painistos po. Alam niyo po, mga minamahal, yung kasama ko, bilabit pinsan ko, ito'y nasugatan po siya, mga minamahal, sa noo po. Ang laki ng sugat niya, mga minamahal, dahil sinisiran ko po siya, mga minamahal, sabi ko, bago ka pumunta ng Saudi, magpabautismo ka muna sa banal na gawain namin dahil ibang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Dahil ang Diyos dito ay buhay. Yes, sabi ko sa kanya, mga minamahal, ang sagot sa akin, sabi niya, pareho lang naman ang Diyos na tinatawagan natin. Iisa lang. Doon, mga minamahal, doon pinatunayan ng mahal na Panginoon Jesus na talagang nag-iingat po siya dito sa ating banal na gawain. Ako po, mga minamahal, wala akong sugat, wala akong bukol, kaya purihin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Tapos, mga minamahal, pinupuri, pinasalamatan ko rin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Way back 2009, mga minamahal, ang aking beloved daughter, nagkaroon po siya ng paalala. Mga minamahal, ito po ay dinala nila sa hospital po, dyan sa General Samunios, mga minamahal. Nagulat na lang kami, mga minamahal, dahil tinawagan na lang kami na yung anak ko daw po ay nasa hospital na mayroon po siyang karamdaman na acute UTI, mga minamahal. Tapos sabi ng doktor daw, operahan ang aking beloved daughter. Sabi ko, wag muna paoperahan. Pupunta kami ng hospital. Alam niyo po, mga minamahal, nasa jeep pa lang kami.
Iyak na ako sa pinakamamahal pa ni Jesus. Sabi ko, mahal pa ni Jesus. Alam ko, walang imposible sa iyo, mahal pa ni Jesus. Sabi ko, sa unang dalangin po ng aming bilabit, Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, alam ko, mahal pa ni Jesus, na hindi maopera ng anak ko, hindi siya makakainom ng gamot. Alam ko, mahal pa ni Jesus, pagalingin mong anak ko, 100% ang panampalataya ko sa iyo, mahal pa ni Jesus. Alam niyo, tapos mga minamahal, nung pagdating namin ng hospital, talagang nilihan, pinasisi ko po yung beloved daughter ko, nanalangin po kami sa pinakamamahal pa ni Jesus, tapos nilihan ko po ito. Tapos mga minamahal, naawa ako sa beloved daughter ko dahil kung ano-anong ginagawa po ng doktor. Tapos tinanong ko po siya, sabi ko, kaya mo bang umuwi? Tumango po siya, mga minamahal. Tapos, sabi nung nasa information, Nanay, magpirma kayo ng waiver. Kung ano mangyari sa anak niyo, wala kaming pananagutan. Sabi ko, opo. Pagtapos ko pirma ng waiver, mga minamahal, kumuha po kami ng taxi. Tapos umuwi na kami sa amin, mga minamahal. Hirap na hirap ang beloved daughter ko lumakad. Nasa second floor kami, mga minamahal. Tapos pagdating namin sa bahay, talagang nanalangin naman po kaming dalawa. Pinagsisi ko siya, nilihans ko po siya ulit, mga minamahal. Tapos bali, mga minamahal, pinakain namin ng lugaw. Tapos sabi ng beloved sister ko, painumin siya ng mipinamik dahil sa kirot. Nung bubuksan niya ng gamot, mga minamahal, bigla po siyang sumigaw. Sabi ko sa kanya, huwag mo inumin ang gamot na yan. Hindi kalooban ng mahal pa ni Jesus. Tapos mga minamahal, sabi ko, magpahinga ka na. Ang ginawa ko, mga minamahal, nagpuri ako sa pinakamamahal pa ni Jesus. 2 hours ako na nagpuri kahit ako lang mag-isa. Pagtapos ko magpuri sa pinakamamahal pa ni Jesus, nanalangin ako, iyak ako ng iyak sa mahal pa ni Jesus. Tapos nilihans ko po uli ang aking beloved daughter. Alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan ng pinakamamahal pa ni Jesus, ito po instance po siya na pinagaling ng mahal pa ni Jesus. Hindi po siya naupiran. Hindi po siya nakainom ng gamot. Kinabukasan, hinanap ko na lang sa higaan ng beloved daughter ko. Wala na po, mga minamahal. Yun pala, na sa baba na po siya. At nakapagtrabaho na po siya kaagad. At pinagpala po siya, mga minamahal, dahil nakarating po siya ng ibang bansa. Nakailang balik na rin po siya na nandiyan ang pagpapala ng malapay ni Jesus, pag-iingat. Pinupuri, pinasalamatan ko rin ang pinakamamahal pa ni Jesus. Ito po, mga minamahal, himala din po sa aking beloved son. Itong beloved son ko, mga minamahal, bali po, binangga po siya, mga minamahal, ng EUB po. Hindi alam ng aking beloved son na may biglang sumulpot na EUB. Alam niyo po, mga minamahal, tumalsik po yan sa kabilang highway, ang aking beloved son. Pinupuri at pinasasalamatan kong pinakamamahal pa ni Jesus dahil po pinag-ingatan ang beloved son ko, mga minamahal. Wala po siyang bali, wala po siyang diferensya sa buong katawan niya dahil dinala po nila sa hospital. Mga minamahal, in-examine po ito mula ulo hanggang talampakan. Nakalabas din po kagad ang beloved son ko. Maraming salamat sa pinakamamahal pa ni Jesus. Pinupuri na salamatan ko rin ang pinakamamahal pa ni Jesus. Nung nakaraan mga linggo, mga minamahal, nagkaroon po ako paalala, bali 2 weeks po ako, mga minamahal, na nagkaroon po ako ng trangkaso, ubo, sipon, lagnat, mga minamahal, haleluya. Purihin ang pinakamamahal pa ni Jesus dahil wala akong ininom na gamot. Pinagaling ako ng pinakamamahal pa ni Jesus. Pinupurip na salamatan ko din ang pinakamamahal pa ni Jesus na nakapag-alay din po ako ng fasting. Binigyan ako ng kalakasan ng pinakamamahal pa ni Jesus. Kaya hanggang dito na lang po, mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagpasalamat, tanging sa pinakamamahal pa ni Jesus po lamang.